Magandang hapon po sa lahat. Nandito ako ngayon sa farm para ipakita sa inyo yung tinanim kong mahogany na kung saan ito ang gagamitin ko sa aking mga furniture na ginagawa. Ito po yung mga tinanim ko. Meron na po siyang 5 taon ngayon. Ayan. Marami po yan, marami. Nasa po ang mga 400. 400 pong mahigit. Nakarin po natin hanggang doon sa dulo. Dito naman po sa kabila, yung nakakita po yung manggahan na yan, kasama po sa farm namin yan. Tapos yung pong mga nandito, mga nakikita rin po sa sila. Wala po silang buwis. Hindi po namin sila kinukuna ng buwis bilang tulong namin sa kanila. Kasi maliit lang naman talaga kita ng magsasaka. Yan, dire-diretso lang po ako para maipakita ko sa inyo yung dami ng mga itinanim namin mahogany. Siya nga po pala, wag po kayong mag-alala kung nagpupunto naman kami ng puno. Ito yung puno na kung saan yung bang tinatawag na eternal tree. Kahit naputulin mo, susupling uli siya, mas marami pa. Ito po yung Jimulina, Bangkal, at Antipolo. Ayan. Ayan po, marami po yan, oh. Ito po mga manggana, marami yan. Ito po yung gagamitin ko sa hinaharap. Pero bago gawin nyo, kukuha muna siyempre ako ng permit sa DNR. Ito pa po siya. Hanggang doon po yan. Papakita ko rin po sa inyo yung puno ng Jimulina kung ano ang itsura nito. Malalaki na po yan. Meron lang po 5 taon to. Ibig sabihin, another 5 years pa po. Kasi laki na siya ng timba. Na may diameter na 1 feet. Hindi ko man po abutan ito. Dahil siyempre may edad na rin ako. Mga anak ko na lang ang bahala rito. Ayan, marami po yan. Pinuputol po namin yung mga sumusupling na yan para diretso ang pagkakalaki ng puno para diretso po siya. Ayan. Kasi pag meron pong mga sumusupling, yung pong sumusupling kagaya po nito, ito, papakita ko sa inyo. Tatanggalin po yan. Ayan. Kasi magkakaroon po siya na parang mata sa loob pag hindi nyo tinanggal. Ayan po. Tapos ito po yung Antipolo. Isa po ito sa punong ano, punong wala pong kamatayan. Pag pinutol nyo po siya na isang puno, magdodoble po uli ang kanyang pagtubo o yung susupling po uli siya. Pero ito po ay makunat na puno. Ito po yung ginagawang bangka. Yan, dito pa po tayo. Ito po yung ano, yung bagong tanim kasi naputol nung nakitanim dito. Akala nila simpleng puno lang. Pero pinalitan naman po nila. Ayan na po, oh. Ayan. Mabilis din ang paglaki niya. Yan. Ay, mangga, hanggang dito pa rin po yung mga manggahan na yan. Yan. Ayan po. Ang gandang pa po itong ano na to. Mahaba po ito.
Kaya lang po talaga nagtatanim din tayo ng puno sa kabundukan para maiwasan ng mga erosyon ng lupa. Ito po yung ano, gemolina. Ito. Papakita ko po sa inyo. Ito yung puno po ng gemolina. So naputol na po ito na nakaraan. Isang puno lang po siya. Makalipas po ang 5 taon, ito na po uli siya ngayon. May 20 puno na uli po siya. Dito rin po sa kabila, ganoon din po. Ayan o. Oh. Ayan po mga, ayan po. Ayan. Patuloy pa po natin yung ano, yung paglalakad para makita po ninyo yung kahabaan itong tinanim kong mahogani. Ito, isa pa rin po itong gemolina. Oh. Pag pinutol po po uli yan, susupling po uli yan, mas marami pa. Kaya ang mangyayari po, mag-iwan na lang kayo ng hanggang 2 sanga o 2 supling para maging diretso siya. Ayun pa po yung isa. Oh. Alam niyo po ba may mga puno na kahit putulin mo, patuloy na siyang mabubuhay? Yan ang nga po yung ano, gemolina. Yang antipolo. Tsaka bangkal. Marami pa po yung ganyang klaseng puno. Ito pa po yung karugtong nung ano, nung mga itinanim ko. Marami po ito. Nakakatuwa lang tingnan dahil yung pinaghirapan at pinagkagastusan, ito na po iyon. Ito medyo bumagal po ang paglaki nito dahil na naging masukal po rito nung nakaraan. Na taklo ba ng mga damo. Pero ngayon po ayos na, nakaraos na siya doon sa sukal na binibigay ng mga damo. Ito pa po yung ano, ito pa po yung ito pa po yung supling na dapat tatanggalin, no? Yan. Para dumiretso po. Hindi ko na lang abot yung nasa taas, pero babalikan ko po yan sa susunod na araw. Ayan, ganito po tayo, yan. Yan. Ahabo pa po ito. Sana yung maging inspirasyon po sa inyo yung pagtatanim ng puno. Dito po, may mga buho din po ako. Pero pinagagamit ko na po yan sa mga nagtatanim dito bilang pagtulong sa kanila. Ayan po, mga buho. Hanggang daw po sa babayan. Meron pa po ako doon sa kabila, bagong tanim, yung nakaraang taon. Pupuntahan ko rin po para maipakita ko sa inyo. Pati po yung mga nakikitanim na hindi naman po namin pinagbubuwis para makatulong po sa kanila. Ito po yung kawayan na itinanim ko. Yan, kasama malapit din sa mahogani. So puputulin ko po muna para mamaya po nandun po ako sa kabila. Tuloy po natin. Ito po mga kawayan na nakikita nyo, pinababantayan ko po sa ano yan, sa mga nagtatanim dito. Yan. Kasi may mga kumukuha po rito ng labong. Alam nyo po bang mas mainam pang humingi na lang sila ng kawayan kaysa kumuha ng labong. Kasi marami po yun eh. Marami pong labong ang nakukuha dito. Humingi sila ng kawayan, isang piraso lang. Tsaka puno na siya.
So, puputulin ko po ulit kaya dahil malayo-layo pa po ako doon sa pupuntahan ko para may pakita sa inyo. Ito po yung ano, yung bangkal. Kulay dilaw. Naputol na po ito nung nakaraan. Pero kasama po rin po siya sa Eternal Tree. Pag pinutol po ninyo uli, susupling na naman siya na mas marami. So, nung pinutol po yan, nag-iwan lang ng dalawa, yan na naman po, ganyan na naman po siyang kalaki. Ayan, kapares din po nitong nasa kabila na to. Ayan. Ayan po siya. Ayan. At ayun pa po yung isa. Ayan. Kaya kung maputol man po yan, eh wag po mag-alala at muli po siya mabubuhay. Mas marami pa. Para pong kangkong yan eh. Habang tinatalbusan mo, lalong dumadami. So sa kabila po tayo muna uli. Tuloy po tayo. Kasi magubat po rito, masukal. Yan. Masukal po rito, tingnan po nyo. Gubat. Gubat yan. Sabi po nila, baka ito raw ay gamot daw ito eh. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ito eh. Pero may nagsasabi na gamot daw ito. Baka may nailangan sa inyo, pwede po kayo humingi sa akin. Yan. Malapit na po ako tayo rin sa ano, pangalawang pagtatanim ko ng mahogani. Pati po kawaya, marami na ako itinanim dito, doon naman po sa kabila. Mahaba po kasi ito eh. Ito ay mangga, kasama yan dito. Ito po ang isang puno ng kawaya, kasama rin po yan dito. Ito na po yung ano. Ito na yung ano. Yung tinanim ko uli na mahogani. Yan. Isang taon pa lang ito. Tinanim ko to noong June. June 1990. Yan. Ito pong nakikita nyo mga tanim dito. Tanim po ng mga nakikitanim dito yan. Wala rin po silang buwis dito. Yan. Isang taon pa lang po ito. Pero ang laki na niya, meron ng 1 inch diameter. Meron 2 inch diameter. Ay, tinatanggal ko po uli yung supling. Oh. Ito, malaki na to. Parang kailan lang. Itong bagong tanim ko na to. Mahaba po yung pinagtamnan ng mga ito. Yan. Sari-sari po. May patola. Yan. Pero karami tinatanim nila rito, talbos. Konti lang daw puhunan. Talbos ng kamote. Ito, jumuli na po rin uli ito. Yan, oh. Naputo na po ito nung nakaraan. Marami po sa ngayon. Nag-iwan lang ako ng isa. Yan, oh. Dito po sa daan tubig, di na ako naglagay. Mamamatay lang.
Ang ginagawa ko pagka kwan, ayan, tinatanggalan ko ng ano ng baging. Kasi magiging kalaban siya, mapapatay siya nito eh. Kaya lagi ako may dalang itak. Ito po yung itak ko, oh. Galing pa US. Kulang. Ayan, diretso po tayo. Ayan siya. Bale, ito parang pamanahuna namin to sa aming mga anak eh. Ito pa ulit isang gemulina, oh. Lalong dumami. Nakaligtaan ng bawasan. Ayan, oh. Ganyan siyang karami, oh. Isang puno lang po siya nung nakaraan. Pero tingnan nyo ang kinalabasan na mas dumami. Ganyan ang ano, ganyan po ang gemulina o paper tree kung tawagin nila. Pero napagandang kahoy nito. Hindi basta inaanay. Malambot, makunat. Tapos hindi basta tinatalaban ng, hindi basta pumuputok pag pinakuan. Ito, nakaligta ang patay nyo, ano. Yan. Magiging kalaban po ito, eh. Ang mamagalit na ganyan, kinakailangan alaga sa, ano, alaga sa hawan. Kasi pag hindi, papatayin niya yung puno, eh. Mag-ingat na yung mag-ingat, baka may asi. Okay. Meron pa po yan, ayun eh. Eh, masukal po.